Eto na nga, nitong nakaraan lang naging viral ang tukaan ni Nayasi Pressman at Governor Luigi Villafuerte sa harap ng mga Bicolano audience. Samot-sari nga ang naging reaksyon dito ng mga netizen. Tama bang mag-lips to lips sa harap ng publiko, lalo na't public figure ka? Ayan. Ayan, so bubunot tayo. Bubunot! Bubunot! Reaction dyan. Reaction. Ayan. Dapat ba? Dapat ba? Oh. Na ano yung public display of affection? Oo, oh, kasi diba? Diba parang hindi nagustuhan ng iba. Yung iba naman, okay lang, di ba? Parang ganun. So, asan ako? Ayun, ano ba yan? Ayan, magpapahinga ako. Kung baga papakinggan ko lang mga sasabihin nyo. Conservative pa naman ako. Yes. Okay, pero go. Para sa akin, hindi. Dapat hindi gano'n. Kasi di ba sinasabi, masyado ka namang showy yung iba nga kapag naglala ka na. Ito hindi ko naman sinasabi para dito kila Luigi at saka kay ano? Yasi. Kay Yasi Pressman. Kaya lang, di ba, may mga naririnig tayo pagka nakikita natin masyadong showy, nagyaya ka pa, nagtutukan. Minsan sa kalsada o kaya doon sa mga mall-ball, sinasabi, eh paano pa kaya kung silang dalawa lang? Di ba, mas lalong grabe pa yung ginagawa nila. Eh yan pala nga sa pag ganyan lang sila. What more? Di ba, may mga gano'n. Eh, dapat huwag po niyong masyadong maging show. Okay lang yung may yakapan, nakakatuwa doon. Pero, okay, tukalan lang. Huwag naman, lips to lips talaga, di ba? Huwag pong gano'n. Huwag maging masyadong showy. Ay, gano'n. So, wala akong choice, no? Although, dapat sa'yo to. Oh, 2024 na, ano ba? Go! Sabi nga, pag mag-limit, 2024 na. Kahit 2024 na, alam mo naman, di ba? Yes! Di ba? Kasi when you're in love, hindi mo na iniisip yung mga taong nakapaligid sa'yo, di ba? So, parang feeling ko, it's just an expression of how much they love each other at that moment. Aww. So, parang pinifeel lang nila yung moment na yun na pareho silang happy. Kaya hindi nila napigilan ang mga sarili nila. Kaya naghalikan sila kahit maraming tao. So, I don't see anything wrong with that. Kasi magnobyo naman sila, di ba? At marami rin naman akong nabasa na naiintindihan. Wow. Lalo na yung mga ka-relationship na naiintindihan naman yung kanilang ganung damdamin. Wow. Pero syempre mga pwesyo, di ba tayo pag kami nakikita tayo ng tutukan o kahit lang sa pelikula, yung mga bata kaya nga may sinasabi yung parental guidance kasama mga mga, huwag mong papunod kahit yung tutukan ng bawal. Eh doon naman sa nangyari yung sa stage, marami rin mga bata for sure na nandun, na nanonood. Hindi lang mga adult na nandun, di ba? So syempre baka sabi nagtutuwa, teka, huwag niyong gawin yan sa harap pa ng mga bata, di ba? Ganun sinasabi. Kasi yung gawain lang ng mga mag-jod, ng mga edad-edad, pero sa mga bata, para mali yun na nakikita nila. Dapat maging aware din sila na may mga audience na bata. Tama ka naman. Ay, yes pala ako. Okay, go. Bigla ako sa mga ayon sa kanya. Tama ka naman. Tama naman, may point naman yung sinasabi mo. Kaya, pero, sabi ko nga, eh siguro hindi na nila napigilan yung excitement na nandun sila sa stage na together na mahal nila yung isa't isa. Kaya siguro nakapag lips to lips sila doon. Wow. Excuse ba yun? Kasi, oo. Yung hindi mapigilan? Alam ko ah, alam ko may mga iba rin silang videos na nakikita kung mahilig silang mag-kiss. Mm. Siguro dalang ano, ganun talaga sila. Yung tawag doon is parang ganun ang kanilang expression. On mag-kiss sila, di ba? More on clingy talaga sila to each other. Wow. So, yun. Anyway, ikaw naman. Ito nga, na ano ko yung point nyo pala na pareho naman, na parang naintindihan ko naman, pero ganito yun eh. Sabi nga nila, di ba sa naglilibin 2024 na, ano ba, parang ganun, parang hindi na basihan kung kasal na o naglilibin. Kasi nga, moderno na tayo, talagang iba na ang henerasyon ngayon, di ba? Parang ang sex nga, parang ano na lang, di ba? Di pa man kasal, no? Oo, parang bagamat sa grado yan, pero sa mga kabataan, parang wala na, kung sex, parang ganon, di ba? So, nasa patnubay na lang ng magulang, kung paano nila patnubayan yung mga anak nila. Parang ganon, di ba? MTRCB, di ba? Hindi, parang ganon, di ba? Kung baka nasa pag-guidance na lang, kung paano, kasi nga, iba na ang mentalidad ng mga kabataan natin ngayon. So, kung isusumahin mo yon, pag napanood mo yung video nila, nagtitilian ng mga tao eh. Ang lakas ng sigawan eh. Ibig sabihin, nag-enjoy sila sa kissing si Nigob at saka ni Tiasi Pressman. Parang ganon, parang hindi issue. Although,
kung tatanungin pa rin natin yung konserbatibong pananaw, di ba? At siyempre may mga bata na hindi pa naintindihan kung ano yung dapat ginagawa, maghinay-hinay din tayo, parang ganon. Pero sabi mo nga, minsan hindi natin nakokontrol yung bugso ng ating pagmamahalan, bugso ng pagmamahalan, ganon. Eh, ganon nangyayari, di ba? Na parang hindi na iniisip siguro ni Gob na Gob siya, na maraming tao na office. Na official siya, or nagpapakatotoo lang siya sa nararamdaman niya na nagugustuhan naman ng mga kababayan niya. Parang ganon. Pero, kumbaga, nasa inyo na lang kung ano talaga yung ano. Basta para sa akin, kung ano talaga maghalikan sa publiko, eh ano na ba, 2024, okay lang yan. Pero kung sa palagay niyo ay hindi naman dahil may mga batang nakakakita, eh sarili yung ano yan eh. Parang pananaw yan, sarili rin yung ano yan. Na hindi naman pwedeng, ang tawag nung kontrolin or sawayin, di ba? Kasi yan ang paniniwala nyo eh. Yan ang kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang opinion na nire-respeto, di ba? Parang gano'n. Correct, friends. So kayo po, classmates, ano sa tingin nyo? Okay lang ba yun? Nag-lips to lips si Plus Yasi at Governor Luigi sa harapan ng publiko, mga Bicolano. Bicolano, di ba? Oo, Bicolano. Comment, comment.